Nakatanggap ng tulong pangkabuhayan ng 17 rebel returnees o mga sumukong rebelding grupo mula sa hanay ng New People's Army sa National Capital Region Police Office, Regional Mobile Force Battalion at sa Department of Social Welfare and Development. Ayon nga dito sa NCRPO, Regional Mobile Force Battalion, ang 17 rebel returnees ay nakatanggap ng tiga 20,000 piso na kasa para sa kanilang pangkabuhayan sa pagharap nga sa kanilang kinabukasan. Iginiit pa ng NCRPO Regional Mobile Force Battalion na dumaan ng rebel returnees sa pagsusuri at 3 araw na pagsasanay sa TESDA para sa kanilang pagharap sa pangkabuhayan o pagpapatayo ng maliit na negosyo. Ayon naman dito kay DSWD Yusek Alan Tanhusay, may nakalaan na 200 milyong pisong pondo ang ahensya para sa pangkabuhayan, package at pabahay para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno. Iginit naman ni Tanhusay na matapos ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga rebelding grupo, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang gagawing pagmonitor para matiyak na nagagamit ng tama itong pangkabuhayan package mula sa pamahalaan. Ito yung unang batch ng grupo ng rebel returnees na nakatanggap ng ayuda para sa pangkabuhayan mula sa NCRPO Regional Mobile Force Battalion at sa DSWD. Hindi ko hawak ngayon ng data kasi 2023 na yon, but this year more than 200 million na inibigay namin. For what is Luzon, specific Visayas, program, sir? Former rebel. 200 million? Mga pabahay, hindi lamang livelihood. Hindi lamang livelihood, mga pabahay, iba pang mga tulong, educational assistance, food packs. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.